Bagong piyesa ay itinuturing kong panibagong istorya. Maligayang Pasko sa ating lahat. Sana mangibabaw ang ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Maging masaya tayo sa bawat tagumpay ng isa. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, ito ang kwento ko. 2 taon ang lumipas nung una kong pasukin ang mundo ng diorama. Wala akong personal na desisyon at mga kondisyon para sa sining na ito. Wala ito sa mga linya ng pangarap ko. Bigla na lang talagang pumasok sa buhay ko. Basta naaalala ko lang, inila ako ng depression para gamiting materyales yung mga bagay na patapon para matawag kong opera maestra. Full-time tattoo artist ako before bago ko pasukin ng malaking mundo ng diorama. As a full-time tattoo artist, nawalan ako ng kita nung pumasok ang pandemya. Ginawa kong lunas ang diorama para labanan ang aking matinding depresyon. Ang gusto ko lang mangyari ng mga panahon na yan ay makatakas ako sa madilim ng mundo. Iniwasan ko makipagkompetisyon sa mga kapwa ko Pilipino at mga kapwa ko kasining kasi para sa akin, yung malampasan lang yung mga sarili kong limitasyon gamit yung mga sarili kong kondisyon. Para sa akin, yun ang tunay na kampiyon. Oo, alam kong normal lang isipin na hindi natin kaya. Pero laging natin tatandaan, hindi na normal kung hindi natin ito susubukan. Maraming Pilipinong dumadanas ng depression. Ito lang ang may papayo ko. Sa depression, 2 lang ang pwede mong pagpilian. Para sa akin, ay gumawa ng sining o kaya magkulong ka lang dyan sa kadiliman. Mas pinili kong balikan ng kabataan ko gamit ng mga sining na binubuo ko. Pinuhay ko yung mga alaala na matagal lang nakatatak sa utak ko. Ito yung batang lumaki sariles na walang pinoproblema. Ito yung bata na iniisip lang kung ano yung unang-una niyang lalaruin sa umaga. Ako yung bata na merong masayang pamilya. Oo, tama ka. Hindi ka nagkakamali. Ako yung batang nabuhay dun sa nakaraan at gumamit ng sining para mabuhay muli yung bata na yon sa kasalukuyan. Siguro naman hindi na kayo nagtataka kung bakit pare-parehas lang ng litsura yung mga nilalabas kong obra maestra. At ngayon naiintindihan nyo na hindi ko pinapakita dito yung kahirapan ng mga Pilipino. Pagkos itanim nyo sa utak nyo na pinapakita ko dito yung tibay ng puso ng mga kapwa natin Pilipino. Hindi nabuhay yung bata noon sa kasalukuyan para sa sarili niyang interes. Umaasa yung bata na yon na magiging replika na lang tunong kahirapan. Mawawala na yung mga ganitong klaseng bahay sa Pilipinas at yung mga bagong batang Pilipino, makikita na lang nila to sa mga museo at masasabi nila na, eto pala yung Pilipinas noon. Eto pala yung tinatawag nila na barong-barong. Umaasa ako na someday, magiging maayos ang bansa. Kaya ikaw bata ka? Oo, ikaw. Piliin mong maging mababa para makabuo ka ng bagay na matatawag mong malaki. Subukan mo lang na subukan ng mga bagay na gusto mong gawin. Kung alam mong wala kang tinatapakan na kapwa mo Pilipino, ituloy mo lang yung biyahe mo. At pag naramdaman mo na eto na yon, samantalahin mo yung pagkakataon. Oo, maraming nagsasabi na sa sining ay wala kang mapapala. Wala ka talagang mapapala kung wala kang ginagawa. Itabi mo yung mga taong may ayaw sa'yo, bata. Ipakita mo sa pamilya mo kung paano ba maging isang bida sa mundong tinatayuan mo. Ituloy mo lang ang biyahe mo, bata. Kahit putput na yung mga sinelas mo, kahit sugat-sugat na yung mga paa mo dahil sa dulo, asahan mong may naghihintay sa'yo. Eto na ang uling mensahe ko sa'yo, bata. Yung mga plano mo noon, asahan mong hindi na mangyayari yan dahil may mas magandang plano sa'yo ang Panginoon. Yung pinapangarap mo noon, posibleng hindi talaga mangyayari yan dahil may mas magandang pangarap sa'yo ang Panginoon. Lagi mong tatandaan na sa bawat biyahe mo, nandyan siya para gabayan ka. At pag nararamdaman mo na malapit ka na, huwag mong kakalimutan lumingon sa pinanggalingan. Yun ay para hindi ka maligaw.